Ayan mga ka-riders, ipinapakilala ko pong muli sa inyo ang legendary na motorsiklo ni Suzuki. Ito pong si Suzuki Smash 115cc. Bali carb type pa rin po ito, pero ito po yung bagong labas na kulay at decals ng Suzuki Motors dito po sa Aresa Mall, Pagsanghan, Laguna. Okay, mag wheels na po yung kanyang dalawang gulong and then naka-disc naman po sa kanyang front brake. 3, 2, 1. Isa pang motorsiklo na kilala natin sa pagiging tipid sa gasolina, itong Suzuki Smash. Kaya lang, ang inaabangan ko po ay yung kanyang FI version, pero nasa ibang bansa pa rin po eh. Wala pa pong dumarating dito sa atin sa Pinas. So ito, habang naghihintay tayo, makita naman natin yung bagong labas ng Suzuki Smash na bagong decals, ayan, bagong kulay. Then yung una po nating na-review ay spoke wheels ang kanyang gulong. So ito po ay naka-mag wheels na. Isa-isahin natin maya-maya ng konti yung kanyang mga specification at kung ano yung mga nabago sa kanya. Okay, unahin na po natin yung kanyang decals. Ayan, tatlong kulay ang ginamit po. Bali, red, white, and black na color combination. Okay, dito po sa harap, ayan, yung kanyang brand name na Suzuki. And then, ito po, ayan, Suzuki R. And then, dito sa likod, yung kanyang model name naman po na Smash. And then, dito sa gitna, may nakasulat po na Sport Undergold. Bali, semi-automatic po na 4-speed ang transmission nitong Suzuki Smash 115cc. Then of course, carburetor type pa nga rin po siya. Sana naging FI na, no? Para mas tipid pa sa gasolina. Pero alam nyo, itong si Suzuki Smash, anumang model ng Suzuki, yan ay kilala talaga kahit carburetor type pa po yan, natipid sa gasolina. Kaya lalo na pag naging FI, sigurado mas titipid pa po siya. Okay, dito sa harapan, ayan, mapapansin natin bulb pa rin po ang ginamit sa kanyang headlight hanggang dito po sa turning signals. Then mapapansin nyo, makikid lang yung kanyang pinaka front face. Kaya sigurado, pagsingitan sa traffic, pasok na pasok po itong Suzuki Smash. Okay, ito po yung kanyang emblem ng Suzuki, nasa gitna. And then dito mayroon pala siyang model name dito sa left side na Smash, ayan. Then magkabila yung kanyang brand name na Suzuki. Okay, kahit maliit po yung kanyang front face, bumawi naman siya sa design ng kanyang fairings. Ayan, may mga bolts siya rito, oh, nakabukod na kulay red, and then parang nakapatong siya dito sa fairings na kulay black. Para bang meron siyang shield ng warrior, di ba? Mga knights ang dating. Alam nyo, isa pang inaantay ko na maibalik yung Suzuki Shogun. Matagal na pong nawala yun eh. Isa pa po yun, yun ay mas malaki ng konti dito sa Suzuki Smash. Okay, dito naman po sa kanyang front tire, may sukat na 70 by 90 by 17. And then tube type pa rin po ang MVP Star na gulong na ito. Okay, alam nyo, mas gusto ko po ang made in the Philippines na gulong kaysa sa made in China. So kahit po ito made in the Philippines, Japan technology naman po ang kanyang gulong. Then sa kanyang mag wheels, ito po, made of alloy. And then kulay black na medyo makintab. Hindi ko lang malaman kung glossy ba o matte ito. So mas maganda po ito, siguro meron siyang lining na kulay red para tumerno dito sa kanyang body, di ba? Pero yun, kayang-kaya na natin maglagay nun. And then single disc po sa kanyang front brake na mayroong single pot caliper. Then telescopic fork na front suspension. And then mataba lang po ng konti yung kanyang gulong dito sa rear, nasa 80 by 90 by 17. And then swing arm po ang kanyang suspension sa rear, naka dual shock absorber na po siya. And then drum brake po ang kanyang preno dito sa hulihan. And then sa kanya namang tambucho, ayan, sure na stock po ito. Meron siyang tatak ng Suzuki. Sigurado hindi na tayo magpapalit ng ating tambucho dahil certified na ito ay Suzuki original muffler. And then naka-chrome po yung kanyang heat guard. Okay, hindi ho plastic to. Gawa po ng metal, kaya sigurado tatagal po ito.
Okay, dahil siya nga po ay semi-automatic, ito pa rin po yung kanyang kickstart. Siyempre, pagka gantong semi-automatic, nandito sa kanan yung kanyang kickstart. Hindi katulad ng ating mga automatic po, mga CVT na doon ang kakabit ang kanyang kickstart. Then meron pong capacity na 800 ml ang kanyang engine oil. Madali po ang access natin. Ayan. Pag tayo mag-change oil, walang masyadong harang. Then ito po yung kanyang rear brake. And then rubberized na po yung footrest para sa ating OBR. Dahil obviously matalas po yung kanyang bakal na step nut. Kaya maganda nilagyan ng rubber para hindi tayo masugatan. Okay, bali mas lamang po yung pagka-glossy black niya. Combine ng matte black dito sa kanyang gitnang fairings. Okay, ayan, malambot po yung kanyang upuan. Medyo madulas po ito yung gantong material na parang synthetic ang kanyang seat cover, ano po. Pero ito naman, mabilis ito paltan kung tayo po ay hindi satisfied. Pero okay naman, yung kanyang tabas, ayan, divided siya sa dalawa. Para ito po yung pinakahati niya para sa rider at saka sa back rider. Okay, all bulb po ang ginamit dito sa kanyang tail light at stop light hanggang dito sa kanyang mga turning signals. Pero maganda sa kanyang tapalodo, ayan, malapad na rin para sa talsik ng putik. Asahan na natin malakas ang pressure po ng talsik dito dahil sa laki ng kanyang gulong. Kaya may tendency po na lumagpas pa. Pero siyempre, pagka gantong malalaki po ang gulong natin, matataas, alalay lang ang takbo natin kapag alam natin na meron tayong baha o tubig na dadaanan para maiwasan natin yung malakas na talsik. And then pagdating sa kanyang drive type, ito po, naka-chain drive siya. Alam nyo, subok na itong dekadena. Talong-talo po nito ang mga pan belt. Nakaka-3 pan belt na siguro tayo dahil sa pagluma o mapuputol, hindi inaasahan. Pero itong kadena, tingin ko hindi ho tatalunin ng pan belt talaga yung itatagal nito. Kaya pag tayo po ay tibay ang hinahanap at pangmatagalan, dito po tayo sa dekadena siyempre. Okay, bali, ito po yung kanyang side stand. Ayan, medyo mahaba po. And then yung kanyang center stand, ayan, makapal na bakal ang ginamit. And then pagdating dito sa kanyang cambio, alam naman natin, pagkantong 4 speed, ayan, primera, segunda, tercera, quarta, then bawas pabalik. Okay, taas naman tayo dito sa kanyang panel. Ayan, all analog po ang ginamit sa kanyang mga meter dito po sa kanyang display. Okay, dito po sa left side, itong bilog, ayan po ang kanyang speedometer. And then yung kanyang odometer, ayan po yung meter sa taas. And then ito kasama yung kanyang logo ng Suzuki. And then dito po sa kabila, mula sa taas, ito po yung turning signals. And then fuel indicator. And then high beam, low beam indicator. And then yung kanyang gear position. Ayan, neutral, primera, segunda, tercera, quarta. Okay, sa kanyang mga buttons po, ito sa left side yung kanyang high beam, low beam, kulay black. And then turning signals, left and right. And then yung kulay dilaw po na button, ito po yung sa kanyang horn. And then ito sa pinakababa, yung kanyang choke. Then dito po sa kanan, nag-draw solo na button. Ito pong push button niya. Electric starter. Okay, i-check na po natin yung kanyang U-box. Ito kanyang utility box. Ayan, meron naman po siya kahit maliit lang. Nandito po kasi ang kanyang lalagyan ng battery. Ayan, nakalagay na po yung battery. And then ito po yung kanyang stock na side mirror. Ayan, tamang-tama lang yung size. Oh. And then yung manual saka basic tools. Okay, ito po sa kanyang fuel consumption. Bali, umaabot po ng 47 kilometers per 1 liter. So, carburetor type pa po yan. Ha? Kaya kung darating po yung FI niya, sigurado matipid po sa gasolina. So, meron po siyang 4.3 liters na fuel tank capacity. And then, dito po kayo hahanga sa kanyang top speed. Umaabot po, ayon sa ating research, ay umaabot po ng 130 kilometers per hour ang kanyang top speed. Okay, bago natin sakyan, ito po ang kanyang ground clearance. Nasa 130 mm po. And then, sa kanya namang seat height, nasa 765 mm. Kaya expect na natin, abot na abot ito ng average height ng mga Pinoy. Ayan, sakyan na natin. Pero tatanggalin ko muna sa center stand, syempre. Okay, ayan po ang kanyang position kapag naka-side stand. Medyo magandang pagkaka-stand niya, malayo mapuwal to. Hindi katulad ibang nakikita natin na medyo tuwid ang pagkaka-side stand, kaya ho nabubuwal kapag naka-side stand. So ito, wala tayong problema kahit iwanan natin na naka-side stand. Pero syempre, mas advisable pa rin po talaga. Pag lalo't matatagalan ng ating pagpapark, i-center stand na natin. Okay, sakay na tayo. As expected, ayan, mababa po siya. 5'8 po tayo. Pailapat po ang dalawa nating paa. Hindi tayo nakatiyad.
So ayan, kagandahan sa Suzuki Smash, control na control mo siya kasi maliit lang ang kanyang size. Yung bigat niya parang maabot lang po ng 99 kilos o wala pa siyang 100 kilos. So parang dalawang kabang bigas lang siya. Okay, check muna natin yung kanyang cambio. Ayan, eksakto po yung ating paa. Then dito sa kabila naman, kanyang preno, ayan, medyo malapad po yung kanyang tapakan. Hindi siya dudulas kasi meron siyang mga parang gear dito, ayan. Okay, sa turning radius, ayan, malayong malayo po. Ayan, meron mga distansyang 2 inches sa ating kita. Ayan, sa kabila. Okay, ayan. Check muna natin yung kanyang suspension. Ito po. Malambot na po yung upuan niya. Malambot pa rin yung suspension. Kaya ito, napaka-komportable po gamitin sigurado nito. And then, subukan naman natin yung kanyang rear brake. Ito, yung sa paa. Unahin natin, testingin ha. Okay, ayan o. Tukod agad siya pag aapak. Ayan. Pero yung kanyang kapit, swabe lang. Hindi tayo susubsob. Siyempre, alam naman natin kapag sa likod ang preno, okay lang yan. Pero ito sa harap, testingin natin. Ha? Okay, disc brake po sa harap. Ayan, ito medyo mayroon siyang kagat, may tukod. Kaya mag-iingat tayo pag biglang preno. Kaya sa mga magpapanic braking po, hindi may iwasan. Pag nauna natin dito sa kamay, ready lang natin yung ating pagkapit at baka tayo po ay sumubsob. Pero sanayin po natin kag tayo pepreno, unahin po lagi ang sapa. Suporta lang po itong sa unahan. Pero kung mabagal naman ang takbo, okay lang po itong sa harap. Hintayin na lang natin si Sir NJ para paliwanag sa atin yung kanyang pricing. Ano po. Pero ito ho, hindi po nawawala yung kanyang promo. Ayan, meron po siyang libre na worth 300 pesos na gas. And then, dalawa po siya. Pwede kayo mamili or hoodie jacket ang yung kunin. And then, ayan, yung kanyang helmet. And then, kaibigan card. Yung kanyang contact number po dito sa Suzuki. Pagsanghan po.
Okay, muli, nandito po si Sir NJ. Magandang hapon, Sir NJ. Ayan, ipapaliwanag po sa atin ni Sir NJ para eksakto yung detalye natin, yung information. Yung pricing po dito sa Suzuki Smash 115. Sir, magkano na po ang cash price? Ayun, sir, magandang hapon po no? Sa mga followers ni Sir Jun Sambungan. So, magandang hapon po sa inyo. So, yun, sir, sa Smash po natin na disc brake, so, ang cash price niya ay 68,200. Okay. Apo. Then sa kung may mga sa mga customer natin na nagbabalak mag-installment, so down payment niya is ang minimum is 5,400. Then sa 3 years niya is 3,465. So may rebate na 200 syempre, and last month rin natin pag always update po. So tapos sa mga requirements naman sir, so 2 valid IDs, proof of income, tsaka proof of billing po natin. Tatlo lang sir, ano? Okay. Then sa previous naman niya sir, so sa installment po helmet, hoodie jacket or 300 peso gas, 3 years LDO registration, at syempre insurance niya 3 years na rin sir, ano po. Kaibigan card, 2 years warranty, at syempre nga po yung ating last month free, tsaka po yung ating scratch. Okay, ito yung chance sir na manalo ng motorsiklo, ano po? 5 scratch and win po. Pag hindi nanalo doon sa scratch, raffle na siya. Apo, okay, raffle na siya sir. Okay, sige sir, magkano yung price difference niya dun sa unang version po ng Suzuki Smash? Yung spoke wheels na sir, na drum brake. So, yung drum brake natin sir ay 63,200. 63, so ito po, magkano nga po ulit sir? 68,200. So, nasa 5,000 ang difference na sir. Sir, may balita ba kayo dun sa FI na version? Wala pa sir, wala pa pinaano sa amin sa Suzuki. Okay, pero nabalitaan nyo ba sa ibang bansa meron na sir? So, yun ang nakikita ko sir sa ano eh, sa Facebook, sa internet. So, okay. Yung kasi, so sa mga group kasi, syempre sir, nakasali tayo sa mga group. Meron na sir. Sabi meron. So, sabi lang sir, so, hindi pa tayo sigurado, no? Okay, sige. So muli, invite ko po ulit sila, so sa aming pong munting branch, so Suzuki 3S Pagsangan, located at Reza Complex, Barangay Binyan, Pagsangan. Palike and follow na rin po sa aming Facebook page, Suzuki 3S Pagsangan po. So sa mga interesado po, sa mga nagbabalak po na magka-motor, so visit nyo lang po kami dito. So ayun nga po, Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsanan, Laguna. Suzuki 3S Pagsanan. Powered by Motor Central. Okay, salamat sir. Salamat. Okay, ayan. Ano pang iniintay kung wala pa tayong motorsiklo? Isa sa maasahan natin brand, itong Suzuki. Okay, ayan sa dulo, meron pa rin po silang Suzuki Bourbon EX. Meron pa po sa loob ng mga iba't iba klaseng model ng Suzuki. Kasyal lang po kayo dito sa Suzuki 3S Pagsanghan sa Aresa Mall, Pagsanghan, Laguna. Nandito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.